Araw, magandang tao sa inyong lahat. Welcome sa panibagong video ni Boss Silver. Oo, umuulan ngayon. Nandiyan yung bagyo, pero dahil toy is life, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga toy review. Anime review. O na nga pala sa lahat, gusto kong shoutout si Boss Utoy. Boss Utoy, thank you sa mga video mo at sobra akong na-inspire sa paggawa ng aking mga video. Okay, so bago ang lahat, gusto ko muna po sila makiusap sa inyo na mag-like, subscribe tayo sa ating channel at mag-comment tayo sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang mga laruan na pag-uusapan natin sa susunod nating mga video. And without any further ado, let's start this video right. Para sa video to, ang ating pag-uusapan ay si Muscle Bound. Di ko alam kung saan siya galing na series, pero nakalagay dito is Speed Blur. Yes, from 8 item siya doon sa ano, doon sa 10 set ng kinabibilangan niyang set ni Hot Wheels. Ayun yung likod niya, karaniwang mga card ng Hot Wheels. So, ayan. Hindi na tayo papatumpik-tumpik pa. Kumuha tayo ng ating hobby knife. At para sa mga manonood dating mga bata ay mas mabuti na magpatulong sila sa mga nakakatanda upang hindi sila masugat. So, sa tatanggal ng Hot Wheels, sinisikap ko na medyo gilid lang para at least pagkatapos ko silang laruin. Kasi napapanitili ko yung kanilang integrity, yung kanilang magandang quality ng kanilang estado. Ayan, lalagyan natin siya. Wait lang. Hindi siya makuha. Wait lang. Ayan, medyo may kalumana po kasi ang aking hobby knife. Ayan. Wait lang. Ayan siya. And ayan, pag ganito yung hiwa mo dito sa kanyang bandang baba, ang mangyayari, igaganyan mo lang siya, lalabas na yung ating Hot Wheels. So, all in all, andito na sa may harapan natin si Muscle Bound. Okay, napakaganda ng isang diecast na ito. May kita natin sa kanya. Punta tayo sa kanyang detail. Wait lang, focus tayo dito. Una muna, yung wheels natin dito, napakaganda ng color siya. Kasi usually, kapag may mga Hot Wheels tayo, usually kulay itim yung wheels natin. Pero dito meron ash gray yung ginamit. Tapos may lining tayong nakikita natin dito. Tapos maganda din yung pinaka parang mugs at saka yung parang dulo ng kanyang shaft dito sa kanyang dulo. Maganda. At kapansin-pansin na hindi magka-size yung nasa harapan tsaka dito sa nasa likod. Pagkatapos na punta tayo sa body. Alam natin na kapag ang isang diecast is maganda yung art o kaya yung mga sticker dito sa kanyang side, asahan mo, blanco yung kanyang mga nasa gilid. Pero magkaganon man, hindi pa rin napababayaan yung kanyang aesthetic design dito sa kanyang harap. At kapag nakaharap siya dito, waring isa siyang malupit na sasakyan. Baka sabihin ko natin kasi pare-pareho lang yung mga comment natin, pero isa kasi to sa mga pinaka magandang diecast na nakita ko. Tingnan natin dito sa kanyang likod, napaka-blanco ng kanyang mga disenyo dito, walang ilaw. So lalagyan natin siya dito ng mga temple. At sa mga susunod na video, siguro tuturuan ko kayo kung paano bigyan ng mas magandang detalye yung ating mga diecast at mas alagaan pa. So, ayan, yung mga design natin dito. Sa top naman tayo. Gustong-gusto ko dito yung yung purple color niya. Tapos may mga scheme ng black na para siyang parang piece of art. Ang pinaka-ayoko lang dito is yung scratch dito sa kanyang engine part. Kasi parang luma, nabagsak, di natin masabi. Pero kung titignan natin siya dito ng pagganito, ang pinaka-maaalala ko ay walang iba kundi si Black Panther. Kasi ayan, no, parang helmet ni Black Panther. Tapos yung design natin dito is parang nagre-represent sa Wakanda. Ewan ko, yun ang pinaka-noong naisip. Tapos ang pinaka-eye-catching natin dito is yung design ng shark na kinakagat yung wheel. Para kapag habang umaandar siya, parang humahabol yung shark. And napakaganda ng idea yun. Though medyo luma na at marami ng design na ganun, pero yung isang to is nanatiling standard sa mga yun. Yan, conclusion na tayo. Para sa isang diecast na nagkakalaga ng 120 pesos, ang diecast buy na to ay karapat dapat or sulit ba? O nire-recommend ko ba siya na bilhin natin ng mga toy collector
Ang sagot ko dyan ay walang ano, walang bahid ng ano, bahid ng pagtutol na oo, ito ay sulit at nirerekomenda ko siyang magkaroon kayo sa collection nyo ng isang katulad nito. Dahil yung kanyang design is napaka-unique at yung kanyang vibes na makikita mo kapag nakita mo siya halimbawa sa kwarto mo na naka-display, napakaganda nun. And take note, gusto ko muna palang i-point out yung mga ano, yung mga nandito sa kanyang ano, sa kanyang baba. Ito nga pala ay series na mula sa ano, Malaysia, and 2018 design pa siya. Kahit 2018 pa siya, is kaya niya pa rin makasabay sa mga bagong design na lumabas ngayong 2019. And dito ko na tinatapos yung video. Nais ko sanang ano, himukin kayo na mag-collect ng laruan at panatilihin natin ang pagiging bata sa ating mga puso. Maraming maraming salamat po.